Sabi ng iba, mas mabilis daw lumaki at lumago ang palay na laging nakababad sa tubig. Totoo ba ito? Hindi po totoo yan. Hindi po. Ang sabi ni Rose Catalbas, totoo raw ito, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Totoong nabubuhay ang palay habang nakababad sa tubig, pero hindi rin dapat sobra. Una, magandang sanap-sanap lamang ang tubig sa panahon ng tiriring para mas makapagsuwi ang halamang palay. Ngunit dapat isaalang-alang na sa panahon ng paglilihi, pagbubuntis at pamumulaklak ay may sapat na 5 hanggang 7 sentimetrong lalim ng tubig sa palayan. Ang tamang pamamahala sa tubig ay pwede rin gamitin para pamahalaan ang mga peste gaya ng daga, damo, insekto at mga sakit. Para naman kay Marvin Magsino, may masasamang epekto sa palay kapag laging malalim ang tubig nito. Kapag laging malalim ang tubig sa palayan, mahihirapan ang bagong tanim na makarecover. Dagdag pa dito ang atake ng kuhol. Para maiwasan natin ang atake ng kuhol, kailangan patagin natin ang ating palayan. Dapat wala itong high and low spot. Dahil doon popopondo ang mga kuhol sa mga mabababang lugar. Isa pa, kapag tama ang taas ng tubig, nagkakaroon ng espasyo ang puno at mga ugat ng palay para tumibay at lumakas ang dindig. Kapag nakababad ang katawan ng palay, hihina ito dahil sa pagkakababad at maapektuhan din ang pagsipsip ng ugat sa mga sustansya. Kaya naman, nagiging payat ang mga puno at kakaunti ang mga suwi. Balansing sustansya ng nitrogen at potassium at alternatibong pagpapatubig ang sikreto sa matibay na puno ng palay upang hindi dumapa sa panahon ng bagyo. Gaano nga ba dapat kataas ang tubig sa palayan? Kapag bagong lipatanim ay dapat 2 hanggang 3 sentimetro lamang para maiwasan ang atake ng kuhol at pagtubo ng mga damo. Pagkalipas ng 2 linggo, sapat na ang 5 sentimetro tuwing magpapatubig. Magsagawa ng alternate wetting and drying 1 buwan matapos maglipatanim. Gumamit ng observation well bilang gabay kung kailan dapat muling magpatubig. Sapat na ang 5 sentimetrong lalim ng tubig tuwing magpapatubig at hayaang mawala ang tubig sa loob ng observation well bago muling magpatubig. Panatilihin ang 5 sentimetrong taas ng tubig lalo na kapag nasa panahon ng pamumulaklak ng palay para maiwasan ang water stress at makasiguro na madami ang butil na maglalaman. Para maglaman pa ang butil sa gawing batok ng uhay na nakakatulong upang maging pantay ang paggulang ng mga butil. Huwag basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ito ang daan patungo sa masaganang ani. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423.